And start recording, mga kalapida. Welcome sa isa namang reaction video. Hindi pala reaction video. Wala pala tayong video re-reaction and post. Okay? So, may grupo kasi ako na isa akong member dahil dun sa anak ko nga, yung dialysis PH. So, may nag-post dun. Sige, okay lang siguro kahit private group to. Huwag na natin buuin yung pangalan niya. Basta ito siya. Sabi niya, kasi nakalagay sa post, PBBM, dialysis is now free for most Filipinos. Okay? July 24, 2023. Okay? Sabi niya, pati po ba mga private center magiging libre na din ng treatment o sa public hospital lang yan? Sagutin natin to si, siya. Okay? Itatag natin siya na ang sagot dito PhilHealth po yan. Yung dialysis na yan, PhilHealth ang may sagot. Okay? So, sabing ganun, basahin natin yung link na sinend niya. Siya yung nagsend ng link. So, ito yung link niya. PBBM, dialysis is now free for most Filipinos. Ayan, July 24, 2023. Wag muna, eto na. Less fortunate Filipinos who are undergoing dialysis will no longer have to worry about the fees for the medical procedure as it is now given for free by administration of President Ferdinand R. Marcos Jr. Upang mas lalo lang makatulong sa mga pasyente, ang dating 90 libreng dialysis session ay inakyat na natin sa 156 mga tapos, mga kababayan, libre na po ngayon ng dialysis para sa karamihan ng Pilipino, President Marcos said. Ayan. Titignan natin dito. Huwag kayong mabibigla. Ayan. PhilHealth Circular Number 2021-0002. Subject, PhilHealth Coverage for Hemodialysis. 144 sessions po. Nung 2020 siya na-approve. Ayan. Year 2020 siya na-approve. Okay? All PhilHealth members accredited to healthcare institutions, healthcare professionals, PhilHealth region offices, and all other concerned. PhilHealth coverage for hemodialysis sessions to a maximum of 144 sessions. So, dito na bait tayo. Ba? Itinaas sa from 99 ay siyam na pong dating siyam na pong siyam na po from 90. And kasi yung libre session na inabutan na anak ko 90. For FYI po, yung 90 sessions is 2 sessions per week lang yan. Pagka ikaw nagti-3 sessions per week, August pa lang, ubus na yung session mo, bubunot ka na sa bulsa mo ng 3,000 kada session. Okay? Sabi, libre na po ngayon ng dialysis para sa karamihan ng Pilipino. President Marcos said, okay, from 144, so hindi, wag na natin 144 kasi na-approve na 'yan. So si 144 naging 156. Tama ba? Tagalog nung 56, 156. Kung kwekwentahin mo siya sa isang taon, papasok siya sa 3 sessions per week. Okay? So pwede na niya ma-cover yung isang taon. Malaking tulong, hindi mabibitin sa August. Okay? Ang sabi nga lang dito, mga kababayan, libre na po ang dialysis para sa karamihan ng Pilipino. Libre. Pagka nag-dialysis ang isang tao at gagamit ng PhilHealth, meron din tinatawag na cash out yan. So siguro yun yung tanong ni nitong nag-post dito. Yan. Niya. Siguro yun yung post ni Michelle
na tanong, pati po ba private center magiging libre na? Kasi pag private center ka, may babayaran ka pa rin na 500. Depende, may 300, may 500, may 700. Depende sa center. Diba? Para maka-avail ka ng dialysis ng PhilHealth. Ngayon, eto yung tanong. President BBM, libre na po ngayon ng dialysis. Tama po yung tanong ng ating kababayan o yung ating kapwa, yung ating tao, yung ating kaibigan dito na nagtatanong na pati ba private ba? Kasama ba sa libre? O magbabayad pa rin sila ng cash out? Yun yung magandang katanungan. Sana ito maging makatotohanan tayo. 'Di ba? Tignan nga natin upang masuklian naman ang naging sakripisyo ng ating mga health workers sa pribado at wait. Tignan natin. And the president made the remarks during his second State of the Nation on Monday as he emphasized over 3.4 million Filipinos have also received health assistance under the Medical Assistance for Indigent Patients MAP program of the Health Department. The president also emphasizes that the government is also working on resolving the shortage of doctors and nurses in the country. Very good. Tinutugunan din natin ngayon ang ating kakulangan sa mga doktor at nurse sa pamamagitan ng mga reforma sa edukasyon, patuloy na pagsanay at sa paniniguro sa kanilang kapakanan. Yung Tagalog na lang, upang masuklian. And the executive said that the government has already deployed doctors to almost 200 municipalities in the country as he vowed to deploy more in the remaining 19 towns. Upang masuklian naman namin ang naging sakripisyo ng ating mga health workers sa pribado at pampubliko ng mga ospital noong nakaraang pandemya, papamahagi na sa kanila ang kalang COVID. So, nabasa na, narinig natin yan sa SONA. Okay? So, eto yung issue, eto yung tanong pa rin. Balik tayo dito. Magiging libre na po ngayon ng dialysis. Kasama po ba ang private dyan? At bakit po natin nasabi na galing sa siyam na po, naging 156? Samantalang, nagsimula talaga yan sa 90 at napunta yan sa 144. So, ang na-approve from 144 to 156, yun po yung session na nakikita natin dyan na totoo. Okay? Very good, very good, very good. Kahit sabihin mong 144 naging 156, hindi po tayo aangal dyan. Alam mo kung bakit? Cover pa rin niya yung isang taon. 2 times ka man mag-dialysis o 3 times, makocover mo siya. Very good yon. Okay? Ang tanong lang, paano yung mga nasa private hospital, libre ba sila? Paano yung mga nasa dialysis center na private, magiging libre din ba sila or may ka-cash outin pa rin sila gaya ng hinihingi ng mga mga dialysis center or mga hospital na private? Paano yung mga dialyzer nila? Paano yung mga iputi nila? Sino pa sasagot niyan? Sasagutin pa rin ba ng PCSO yan? Gaano kalaki na yung binibigay ng PCSO? Hindi po biro yung sakit sa dialysis. Mas matindi pa po yan sa sakit na cancer. Okay? So, sana itong video na to may mag-post or may marating. Bakit? Kasi malaking katanungan to para sa pasyente or sa grupo ng dialysis PH. Ayan, kinontent ko na kayo ha. Pasensya na, member naman ako dyan. Pero gusto ko kasi dumami at makita nila na nakasupport tayo dito at makita natin kung ano yung tama. Diba? Kung ano yung tama, ano yung totoo. Bakit sasabihin from 90 naging 156, galing naman sa 144 na approved na yan. Dati pa. Okay? So ngayon, ano yung libre? Libre ba yung wala ka nang babayaran sa private hospital or sa private dialysis center? Or may ka-cash out ka pa rin?
paano na yung mga dialyzer na pinapalitan yung ibang ano gusto once na mag-dialysis palit yung dialyzer. 3,000 rin isa noon. Ewan ko ngayon kung tumaas. 'Di ba? Paano yung mga ipotin, yung mga pan-inject? Sana matugunan to ng Pangulo. Sana makita to ng Pangulo natin. Sana makita din ng Department of Health kung paano iaayusin pa. Marami na po akong kaibigan. Marami na po akong kaibigan na namatay dito. Naging kaibigan ko sa grupo. Ayan, kasama na yung anak ko. Marami na ako nakita. Bakit? Dahil sa kakulangan, sa hirap. Kahit sabihin mo mapera ka, mauubos ka rito. Kahit may mga kaibigan ako na mayaman na nag-dialysis, na namatay din, di ba? So, ang magagawa ng gobyerno dito ay dugtong buhay. Kasi yung iba kahit nagda-dialysis sila, nagtatrabaho sila, ganun nila nilalaban yung buhay nila. Saludo po ako sa inyo. Yung mga magulang na lumalaban, binabantayan yung pamilya nila. Ganun din yung mga anak na lumalaban at binabantayan yung mga magulang nila na may sakit. Saludo po sa inyo. Sana Pangulo or kung sino man, anong tamang ahensya, makarating nito. Ilagay po natin sa tama. Sana matugunan sila, matulungan sila. Yun lamang po and stop recording.